Tatalakayin natin ang kaibahan sa tunay na pastor ng Diyos kumpara sa mga pari sa simbahang Katoliko. Pero bago ang lahat, mga kaibigan, panoorin muna natin ang pahayag ng isang paring Katoliko patungkol sa tunay na pastor at sa paring Katoliko. Una, mga kapatid, may good news dito. Ang good news, ito pa lang si Mr. Edwin Canonigo, nakikinig, nanonood sa video ng mga kasama natin at ni Father Darwin. Pero ang bad news, hindi upang matuto, kundi naghanap siya sa inakala niyang punto na pwedeng i-chap-chap niya para makapandaraya sa mga inosente. At ang hindi niya naisipan, pag siya'y mabuking, abay, malaking kahihiyan ito sa sikta niya mismo. Bakit? Ito, paano pinag-chap-chap ni Mr. Canonigo ang pahayag ni Father Darwin, mga kapatid? Pansinin ninyo. Pakinggan at panoorin natin, mga kaibigan. Unsay kalainan sa pastor o sa pari? Sa mga hindi nakaunawa ng Cebuano, ang tanong ni Father Darwin, ano ang pagkakaiba sa pastor at pari? Ito'y inedit talaga niya. Pinagchap-chap upang ipalitaw na yung mga bulaang mga ngaral ay mas mabuti kay sa tunay na alagad na mga pari. Ito. Mga pastor maduol nga to sa kabukiran. Ang mga pastor nagdaha og bugas. Yung mga pastor pumunta sa mga bundok, dala nila yung bigas, noodles, dilata, tinuod dili. Pero ang pare, sig pangayo ang pare. Ngunit ang pare, palaging humihingi ang pare. Sig pangayo ang pare. Ito'y inulit-ulit niya. Palaging, dahil pinagchap-chap niya, pinagdugtong niya, palaging humihingi ang pare. Sa kanyang sinabi na ang pastor daw ay nagbibigay ng mga blessings, nagbibigay ng mga bigas sa... At minadjik ni Mr. Canonigo ang pahayag na sabi niya, ang mga pastor daw nagbibigay ng blessings. Sinabi ba ni Father Darwin na nagbibigay ng blessing? Out of context. Dahil ang sinabi ni Father Darwin dito, walang pagkakaiba sa demonyo yung mga bulaang propeta na namimigay ng anuman upang makamit nila yung kaluluwa ng mga inosente. Sandali ha. Mga tao, habang ang mga pari, sila rin ang nagsasabi na sila daw ay humihingi. Oh, yun. Ah, hingi ng hingi ang mga pari. Mga kapatid, paano pinagchap-chap ni Mr. Canonigo ang video ni Father Darwin Gitgano para ipalitaw na yung mga bulaang mga ngaral na mga pastor na sulpot lamang sa siktang tatag ng tao ay mas mabuti kay sa mga pari ng tunay na iglesia, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Ito ang tatalakayin natin. Samahanin niyo ako. Kumusta? Ito ang inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At kung bago lang kayo sa ating channel, eh naniyayahan natin ang ating mga kapatid na magikayat sa mga kapatid na katolikong magsubaybay. At kung napadaan lang kayo sa ating channel, huwag kalimutan ding mag-like, huwag kalimutan na mag-subscribe kung bago ka lang, at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Maaari kayo makasuporta sa ating channel sa pamamagitan ng Super Chat sa YouTube o kaya Super Thanks o membership sa ating channel, mga kapatid, at bilang suporta sa channel natin. Kumusta sa lahat natin, mga kapatid, na sumusubaybay sa ating live streaming? Sinabi, may kasabihan na ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, ay magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Kung maalala ninyo, mga kapatid, meron ding pahayag ni Brad Paul Alima na pinag-chap-chap ni Mr. Canonigo at nabuking na siya. So, ang mga pastor na ito, good news, nakikinig sila. Pero ang bad news, hindi para matuto, kundi
paano nila i-chap-chap ang video para yung mga inosinteng biktima sa nakikinig sa kanila ay siguradong madaya. Halimbawa, tulad nitong pinagputol-putol niya. May nakita akong isang video ng isang mama na CFD, Catholic Faith Defender, or nagbigay siya ng message sa... Pinanood talaga niya video ni Brad Paul, ha? Mga miyembro ng simbahang Katoliko na ang patunay daw isa sa mga ebidensya at patunay na sila daw ay tunay na iglesia. Isa sa mga sinasabi ng taong ito na ang kasamaan na ginagawa ng mga Catholic Faith Defender sa loob ng kanilang simbahan ay isa daw sa patunay na sila ay mga alagad ng Diyos. Ito mga kapatid, magaling talaga si Mr. Canonigo mag-research. Ang galing mo mag-research. Ang galing naman dahil nakuha niya ito. Pero hindi lang magaling, umintindi at umunawa. Bakit? Ang di niya napansin mga kapatid, pag mabuking siya sa ganitong ore ng modus ni Mr. Canonigo, siguradong mapahiya pati na ang siktang inaminiban niya. Ha? Bakit? Ito pinutol-putol o. Sila daw ay tunay na iglesia ng Diyos. Pakinggan natin ang kanyang preaching. Ito ang pahayag. Sa Cebu ito, National Convention namin, kay atin ako, first time naming nag-meet ni Brad Paul dito mga kapatid. Ito ang pahayag ni Brad Paul, Cebuano kasi ito. Palapakan nato ang mga CFD nga parahubog. Palapakan nato ang mga CFD nga manan. Ibig sabihin, sabi ni Brad Paul dito, palakpakan natin yung mga CFD na lasinggero. Napaw, nakatabang ka mo. Yung mga babaero. Sa pagproiba na kining simbahana mong tinukod. Nakatulong kayo sa pagpatunay na ang simbahang ito ay tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Manang sabi... At pinutol niya agad mga kapatid para ma-out of context. Ngayon, ibubuking natin si Pastor Canonigo. So, buksan muna natin sa panalangin bago ibuking si Pastor Canonigo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Holy Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. O God, you have instructed the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit. Grant that through the same Holy Spirit may always be truly wise, rejoice in his consolation. To the same Christ our Lord. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, welcome natin ang mga kapatid natin pumasok. Hello kay Ka Burnok sa Factbusters PH mga kapatid. No? So, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa Factbusters PH. Marami kayong matutunan talaga. No? Hello, Ka Burnok. Si MacJoy TV di pa rin pala tumigil yung pastor na yan na maninira. Anyway, di naman siya po magwawangi masamang hangarin niya si Factbuster Speech Kaburnok, hello bro Windeli, James Impas, mayong hapon watching from Cebu. Brian, mayong hapon bro Windel, si MacJ TV, good afternoon mo bro Windel at sa lahat. God bless si kapatid na Lorele. At si Attorney John, good morning bro Windel, watching from Las Vegas, Nevada. Hello kapatid, kumusta? Sa ating mga kapatid yan sa pananampalataya at katuweran din, kumusta? God bless kay Selvistri Matbagon, Josephine Ginosas, si Genuine, si Yolena Bragan, at sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay ngayon mga kapatid. So,
ito ating ipagpatuloy ngayon, di talaga naisipan ni Pastor Edwin Canonidgo na pag siya ay mabuking, abay, malaking kahihiyan ito. Eto, simulan na natin mga kapatid. Paano pinagchap-chap nitong si Mr. Canonigo ang pahayag ni Father Darwin? Ibubuking natin. Eto. Tatalakayin natin ang kaibahan sa tunay na pastor ng Diyos kumpara sa mga pare sa simbahang Katoliko. Oh, ang tunay na pastor ng Diyos umano at kumpara sa mga pare ng simbahang Katoliko. Una, aminadjik lang dito ni Mr. Canonigo dahil ang konteksto kasi sa humili ni Father Darwin, yung mga bulaang mga ngaral, yung mga pirated na mga ngaral, lalo na yung mga pastor, no? Kumpara sa pare ng simbahang Katoliko. Yun. Pero, pinutol ito ni Mr. Canonigo. At parang magmukhang maganda ang mga pastor na nangaral sa sulpot na sikta. Kaya, pinagchap-chap niya. Di na siya natakot na mabuking siya sa pagputol-putol niya sa pahayag. Ito. Pero bago ang lahat, mga kaibigan, panoorin muna natin ang pahayag ng isang paring Katoliko patungkol sa tunay na pastor at sa paring Katoliko. Oh, yun. Ang pahayag daw ng paring Katoliko patungkol sa tunay na pastor at sa paring Katoliko. Una, dinagdagan niya dahil ang tinalakay ni Father Darwin, yung tungkol sa mga piking mga ngaral na pastor. Ano ba yung piking mga ngaral na pastor? Una, yon ang katuparan sa babala ng ating Panginoong Hesukristo sa San Mateo Kapitulo 7, versikulo 6. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang mga bagay na banal. Baka pagkatapos ay kayo pa ang balingan at sakmalin nila. So may babala ang ating Panginoong Hesus. Huwag daw ibigay sa mga aso ang mga bagay na banal. Ano po ba yung isa sa mga bagay na banal na nakuha nitong mga anti-Catholic? Kung tignan natin ang aklat ni Loren Bittner, Roman Catholicism, page 102, the Roman Catholic Church produced the Bible, and that we receive it from him. So, napasa kamay nila ang Biblia, kaya gamit ang Biblia, ito'y paulit-ulit na, sinakmal tayo. Sino po ba itong mga tinutukoy na aso na naunang babala ng ating Panginoong Hesukristo sa Biblia? Huwag ibigay ang mga banal na bagay sa aso. Kung tingnan natin ang hula ni San, ni Isaias, ni Propeta Isaias, Isaias 56:11. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nangakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako, bawat isa'y sa kanilang pakinabang. Naku, mga pastor pala yung mga aso, mga kapatid. Kaya, paano minadjik ni Mr. Canonigo ang pahayag ni Father Darwin Gitgano? Ito. Pakinggan at panoorin natin, mga kaibigan. Unsay kalainan sa pastor o sa pare? Mga pastor, muduol nga to sa kabukiran. Oh, pinag-chap-chap niya ang videong ito. Oh, yung sabi ni Father Darwin, ano ay pupunta sa kabundukan. Ang mga pastor nagdaha og bugas. May dala silang bigas. Noodles. Dilata. Tinoo dili. Pero ang pare, sig pangayo ang pare.
Tig pangayo ang pare. Base sa kanyang sinabi na ang pastor daw ay nagbibigay ng mga blessings, nagbibigay ng mga... Ang pastor daw nagbibigay ng blessings. Oh, dahil nagbigay ng bigas. Yon ang sabi niya, mga kapatid. Bigas sa mga tao. Habang ang mga pare, sila rin ang, siya rin ang nagsasabi na sila daw ay humihingi. Hingi. Oh, so hingi ng hingi ang pare. Okay. Paano pinag-chap-chap nitong pastor na ito na walang takot, mga kapatid, ng bubuking? Ha? Paano? Pakinggan natin ang video na pinagputol-putol niya. Ito talaga ang pahayag ni Father Darwin. Unsay kalainan sa pastor o sa pare? Oh, so, para sa mga Tagalog na di makaunawa ng Cebuano, oh, sige, ating sasalin sa Tagalog, ha? Ito. Ano ang pagkakaiba sa pastor at sa pare? Oh? Ang pare, tanang pare, pastor. Oh, yan. Pinutol ito ni Mr. Canonigo, yung sabi ni Father Darwin, ang lahat na pare ay pastor. Pero di tanang pastor, pare. Ngunit hindi lahat na pastor, pare, lalo na yung mga bulaang mga ngaral na kaanib sa sulpot lang na siktang tatag ng tao. O, yan. Pinutol niya ito, mga kapatid. Tanang pare, pastor. O, so sa hindi nakaunawa ng Cebuano, sabi ni Father Darwin, lahat na pare ay pastor. Pero di tanang pastor, pare. Ngunit, hindi lahat na pastor ay pare. Ayan. Yung katuparan sa Isaiah 56:11, yun ang mga aso. Okay, tuloy natin. O sa may kalainan sa pastor o sa pare? Anong pagkakaiba sa pastor at sa pare? Moni, ang di nung tanan. Oh, na, ito. Ito, o manong pagkakaiba. Hindi, lahat. Ay, sobras katuga. Oh, sobras sa kalahati. Mga pastor, muduol nga to sa kabukiran. Ito ang bahagi na pinag-chop-chop niya ni Mr. Canonigo para ang humili ni Father Darwin ay ma-out of context. No? Ito ang pinag-chop-chop niya na sabi ni Father Darwin, ang mga pastor ay pupunta sa kabundukan. Ang mga pastor nagdaha og butang. Pinaudit. Oh, may mga dala silang mga bagay. Dahagbugas. May dala silang bigas. Noodles. Dilata. Pinoo dili. Oh, totoo hindi. Dito jud sa parokya kay nagda. Oh, ito pinutol na ito ni Mr. Canonigo. Yung sabi ni Father Darwin na doon sa kaniyang parokya, meron dang namigay na pastor ay motor single. Motor? Rusi? Ikaw siya na ko, Father. Dawato na akong Rusi. Dawata! Oh, so, may parokyano na binigyan ng motor ng pastor. At nagtanong kay Father Darwin, Father, tatanggapin... paglilinaw lang. Sa mga Cebuano, pag ang Tagalog ay isasalin ko, yung mga Cebuano iba mag-comment, mag-react na... Wag na daw umanong isasalin. Naunawaan na nila. Wala kayong problema. Nakaunawa kayo ng Cebuano. Pero how about yung hindi makaunawa ng Cebuano? Oh. Kaya, hindi para sa inyo itong pagsasalin ko ng Tagalog. Para ito sa hindi nakaunawa ng Cebuano. Nakapunta ako sa Binggit. Nakapunta ako sa Ilocos. Nakapunta ako sa... Baoko Mountain Province. Ang hirap talaga unawain yung kanilang mga lingwahe doon, no? Kaya English, Tagalog ang pwede, mga kapatid. So, yung mga Cebuano magko-comment na dapat di ko na lang umano isasalin. Merong mga ganyan ng Tagalog na unawaan na nila. Wala kayong problema, nakaunawa kayo sa pahayag ni Father Darwin. Pero, daming mga nagsubaybay natin na Tagalog na hindi talaga nakaunawa ng Cebuano. Kaya isali natin.
Tuloy natin. Ailang dawata ang piki nilang pagto. Oh, ayan. Ulitin natin, ha? Isang parokyano, binigyan ang motor ng pastor at sabi niya kay Father Darwin, Father, ano ba, tatanggapin ko ba itong motor na ibinigay ng pastor? O sabi ng sabi ni Father Darwin, tanggapin mo. Huwag mo lang tanggapin yung piki nilang aral. Yan naman. Maumunay paagi sa demonyo. Ihatag oh, yan. Ito ang pinutol ni Mr. Canonigo. Anong sabi ni Father Darwin? Bakit? Ito ang paraan ng demonyo. Ano daw? Paraan ng demonyo daw. Ito ang pinutol ni Mr. Canonigo. Nakaka... Iyan naman. Tuloy natin. Iyan ang mga buta. Kristo, tanawan ng mga butang maimon eh. Basta simba. Oh, ayan. Yung temptation ng ating Panginoon sa Kristo. Anong sabi ng demonyo? Ibigay ko sa iyo ang lahat na mga bagay na nakita mo kung ikaw ay sasamba sa akin. Aha ko. Okay. Ang mga mini nga propeta nagdaog butang. Pero ang pare, why dang butang? Oh, so yung mga mini na mga propeta, yung mga pirated na propeta, may mga dalang mga bagay. Ngunit yung mga pare, walang dala. Mapay siyang padungog-dungog, oh, wapay mahuman na tong project, atong mga tihik, anak. Sig pangayo ang pare. Oh, ito ang pinutol ni Mr. Canonigo, mga kapatid, para sa kaniyang content na ang mga pastor may mga dalang mga bagay, bigas, ngunit ang pare palaging humihingi. Tinoo nila, kay wa lagi siya dang butang. O, dahil ang pare ay walang dalang bagay. Tinoo nila. Totoo, hindi. Pinangga kay mis mga tao. Oh, mahal na mahal kami sa mga tao. Kada tudlo sa pare ipada. Oh. Lami. Kung ano yung ituturo ng pare, ipapadala ng tao. Lagi ning imong humba, nay. Ang sarap ng humba mo, nay. O, dalin mo yan, father. At inoo, dili. Lami, lagi ning pagkaluto ni mo imong turta, nay. Masarap ang pagkaluto ng torta mo, nay. Dalin mo, father. Ipadahadyo ko, no. Lami, lagi ning adubo ni mong manok, nay. Ipa-apil pa ko doon tuas tangkal. Nga masipyat man kulong pare. Lami lagi na imong anak na. I-apil o ga? Buti na lang di. Ang joke na ito, di sinali ni Mr. Canonigo. Tuloy natin. Kay pinangga lagi. Oo. Ang bata ito, mingon, nay, bakan ako nay kanang adubong. Luto ng adubong manok, nay. Oh, mahal na mahal talaga ang pare. Kaya yung bata, umano, kakain ako, nay, yung adubong manok, nay, para sa di makakaunawa sa Cebuano na humili ni Father Darwin, ha? Nang paa, nay. Sa pare na. Oh, yung paa ang sa akin, nay. Sabi ng nanay, sa pare yan. Aka na lang, batiko, nay. Sa pare, lagi na. Kada na lang ko anay, kada na lang pako. Giingnan, ikusnit itong bugan sa bata. Giingnan kag sa pari na. Gutom na kay nay. Isa ka na lang atay nay. Di ito ka kasabot. Giingnan kag sa pari na. Suko kayong bata. Giatay ning pari. Kay ang pari lagi? Oh. Atong project karon, no. Wa pa jud di mahuman, no. Ana. Ano nga tawa mo? Bakit tumatawa kayo? Eh, yung humili niya, nilagyan niya ng joke, no? At ito ang pinag-chap-chap ni Mr. Canonigo. Kaya naman, wasay dang butang. O sa may da sa pare? Yung pare, walang dalang mga bagay. Wasay dang butang. E ba mo say das pare? Alam niyo ba kung ano ang dala ng pare? Una mga requirement taon, mangantay taon, jutay ra kini.
kuhaan pa gayo. Yung deuterokine, maliit lang ito. Kukulangan pa rin. Ingon lang ng pare, ops. Kanain yung hugsibot, kinahanlan ta o solemn collection. Saan so, man ito pag solemn, father? Kanang di magsaba ang sibot. Saba kay pak, pak, puro si siyo na ipagsot. Sa koleksyon, puro baraya ang ibibigay. Pero sa pastor, 18% yan. Lalo na sa mga pastor ng siktang tataglang ng tao. Kaya naman, ang pari day, walay dang butang. May kalainan sa pari o sa pastor. Ang pari, walay dang butang. Ang pastor, daghang dang butang. Kaya ang unsay dala sa pari, dili butang, tag-iya sa tanang butang. So, ano ang dala ng pari? Hindi mga bagay. Ang dala ng pari ay ang may-ari sa lahat ng mga bagay. Yun, pastor, ang pinutol mo. Pastor Canonigo, di ka ba nahiya sa pamumutol mo ng video? Sa pag-chap-chap mo para sa mga kaanib na nagsubaybay nito? Di ka ba nahiya, Pastor Canonigo, na mabuking ka sa mga pagpuputol mo sa video tulad sa ginamit mo kay may karugtong dito mga kapatid, lalo na sa mga sagradong imahe. Yun, ating tatalakayin ito. Oh. Kung maalala ninyo mga kapatid, nabuking na din si Pastor Canonigo sa pamumutol niya sa video ni Brad Paul Alima. No? Ito. May nakita akong isang video ng isang mama na CFD, Catholic Faith Defender. Alam mo, Pastor, ikaw dati kang Katoliko. Di ba, Pastor Canonigo? Dati kang Katoliko. Umalis ka lang sa Katoliko at katuparan sa unang Juan 2:18-19. Nandito na ang mga Antikristo. Sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila ay hindi kasama natin. Di ba? Okay. Si Bro Paul Alima, na yung pinag-chap-chap mo mga video, hindi yan Katoliko noon. Ministro yan ang saksi ni Jehovah. Pero paano niya pinag-chap-chap? Ito mga kapatid. Gay siya ng message sa mga membro ng simbahang Katoliko. Si Brad Paul, nabigay ng message. Sa lekturang ito ni Brad Paul, nandun ako, nakikinig ako. Kaya alam ko ang konteksto sa pinutol mong video. Patunay daw, isa sa mga ebidensya at patunay. Yun mga kapatid. Pinutol lang niya para magmukhang ang kanilang sikta as ay mabuti kaysa Iglesia Katolika. Dahil ang Iglesia Katolika, batay sa pinutol niyang video, ito. Ay na sila daw ay tunay na Iglesia. Isa sa mga sinasabi ng taong ito na ang kasamaan na ginagawa ng mga Catholic Faith Defender sa loob ng kanilang simbahan. Ang kasamaan na ginagawa ng Catholic Faith Defender sa loob ng simbahan ay isa daw sa patunay na sila ay mga alagad ng Diyos, sila daw ay tunay na Iglesia ng Diyos. Patunay na alagad ng Diyos at pinutol niya ito mga kapatid. Pero ibubuking natin siya muli, ha? Ito. Pakinggan natin ang kanyang preaching. Palakpakan nato ang mas safety nga para ito lang na part ang kanyang kinuha. Palakpakan natin ang mga CFD na lasinggero. Palakpakan nato ang mga CFD nga mananapaw. Palakpakan natin yung mga CFD na babaero. Nakatabang ka mo sa pagproiba na kining simbahana mong tinukod sa atong Ginoo Jesu Kristo. Nakatulong kayo sa pagpatunay na ang simbahang ito ay tatag ng ating Panginoong Heso Kristo at tinutol agad ni Mr. Canonigo at
pagputol niya, ito ang kanyang pahayag. Manang sabi ng salita ng Diyos, 1 Corinto chapter 6 verse 9. So, wala tayong tutol diyan, mga kapatid. Pero tutol tayo sa mga sinungaling na pinuto lang ang video para ipalitaw na merong punto siya. Umano. Ang di niya iniisip na pag mahuli siya, abay, malaking kahihiyan ito. Pastor naman, napakilala pang pastor, di ba? Lay duha-duha na sayod kamo nga ang mga dautan dili gyud makasulod sa gingharian sa Dios. Oh, so yung mga masasama di makapasok sa kaharian ng Dios, wala tayong tutol diyan. Ayaw pagpalimbong kay ang mga tao nga makighilawason o mga nagsimbag mga dios-diosan, mga mananapaw makighilawason sa isig kalalaki o isig kababae. O mga kawatan, o mga hakob, mga palahubog, tigbutang-butang, mga madili gayod makasulod sa gingharian sa langit. Ito nakasulat sa salita ng Diyos, mga kaibigan. Yes, tama yan nakasulat. Pati na pala yung mga sinungaling, hindi yun makapasok sa kaharian ng langit. So ang sinasabi ng Catholic faith defender na ito ay isang patunay na hindi sila mga anak ng Diyos. So yung sinabi ng Catholic faith defenders, Brad Paul, patunay na ang simbahan Katoliko hindi daw mga anak ng Diyos. Argumentum contra factum non valid. O na, tumigil na ba ang mga apostoles ng ating Panginoon Jesucristo? Tumigil na ba sa pagkabanal ang iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo dahil may Judas? Ikalawa, di na ba dapat natin paniniwalaan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat dahil at siya ang gumagawa sa lahat dahil sa kaniyang mga ginagawa, pati na sa mga anghel ay merong nagiging mga demonyo? Kaya argumentum contra factum non valid. Ano po ba ang konteksto sa pahayag ni Brad Paul na pinagchap-chap ni Mr. Canonigo para ipalitaw na may punto siya? Ito po ang bahagi, mga kapatid, Cebuanong lecture ito sa National Convention namin ni Brad Paul Alema sa CFD na isinagawa doon sa Davao, mga kapatid. Si Brad Paul ang isa sa mga speakers sa naturang CFD National Convention. At ito ang bahagi sa pahayag ni Brad Paul na pinagpuputol, pinagchap-chap ni Mr. Canonigo. Ako sila hatagan og analogy. Oh, may e analogy. Tunay na igi-sadali. Ining tinuod nga bulawan. Ako, so ito ang tunay na analogy ni Brad Paul. Ang tunay analogy na ibinigay niya. Yung totoong gold o mano, mga kapatid, ilabog sa kanal. Kanyang itatapon sa kanal. Pagkataon-taon ako ang puniton og usab, nabulit kini sa tuman kahugaw galapog. May mga dumi na yung gold, mga kapatid. Pangutana mao kini. Kining tinuod nga bulawan nga nabulit. Yung totoong ginto na meron ng mga maraming dumi. Kalapok ang pangutana, tubaga, nahanaw ba ang iyang tinuod na pagkabulawan? Dahil may mga dumi sa naturang mga sa turang ginto, ang tanong, nawala na ba ang kaniyang pagiging tunay na ginto? Tubag, Brad. Sagutin mo, kapatid. Nawala ba? Hindi. Wala siya mahanaw. Wala. Nawala yung pagiging tunay na ginto kahit may nakahalo na mga dumi. Maura po ang simbahan ng Katoliko. Yun ang konteksto na pinagchap-chap ni Mr. Canonigo. Sabi ni Brad Paul, ito din ang Iglesia Katolika. Bisan misambog ka na to ang daotan ng mga tao. Kahit pa,
meron sa loob ng simbahang Katoliko yung mga masasamang tao. Ili makadisproy ba sa kamatuoran nga kini mong tinuod nga simbahan? Oh, so hindi yan magiging batayan sa katotohanan na ang iglesyang ito ay hindi tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Kining isa ka fake ning agon. Dili so meron siyang analogy na naman. Eh dito na bahagi ang ginamit ni Mr. Canonigo para mag-chap-chap mga kapatid. Yeah? Mr. Canonigo. Alam ko nanonood ka ngayon. So ano ngayon? Booking na booking ka na naman. Okay. So ito na naman ang analogy ni Brad Paul. Unsay himoon sa mga mangingilad? So ito ang hindi tunay na ginto. Ano ang dapat gawin ng mga mandaraya? Patuohon ng usa ka tao nga kini tinuod nga bulawan, ilang limpyuhan. Upang ipapanaywala sa tao na itong piking ginto ay parang tunay na ginto, lilinisin nila. Pakintabon daw sa... Pakikinisin nila tulad ng ginto. Sa bulawan. Apan ang pangutan na maukini. Ngunit ang tanong ay ito. Himo ba kung ato bang limpyuhan ang piki? Kung lilinisin natin ang piking ginto. Sa bulawan, pakintabon daw sama sa bulawan. At magiging makinis tulad ng tunay na ginto. Himo ba ning tinuod na bulawan? Magiging ba itong tunay na ginto? Wala mahimo nga tinuod. Hindi ito magiging tunay na ginto, Mr. Canonigo. Awan, mausab ang mga simbahan sa Protestante. Ganon din ang mga simbahan ng mga Protestante. Ayon ni Brad Paul Alima. Bisan pa unsao nila pagbinuotan. Kahit ba, naku. Okay, tuloy natin. Iungad pa ila ilang panagway sa sigig simba-simba, dili makapahimo. Kahit pa palagi kayong nagsimba sa siktang inaniban ninyo. Ilang simbahan. Hindi yan magiging dahilan upang ang inyong inanibang sekta ay magiging sektang tatag lamang ng ating tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Kung daghan man daotan na Katoliko. Kung meron mang mga makasalanang Katoliko. Ito ang konteksto sa pinutol ni Mr. Canonigo. Na hindi naman siya nahiya sa pamumutol nito. At di talaga niya naisipan na sa kaniyang pamumutol na ito ay mabubuking siya. Mr. Canonigo, tuloy natin ha. Dili ka na makadisproy ba? Kung meron mang maraming makasalanan sa loob ng simbahan, hindi ito magiging patunay. Simbahan na mong tinukod sa atong Ginoo. Na ang simbahang ito ay hindi tunay na tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Kaysa sulat ni Propeta Jeremias. Dahil sa sulat ni Propeta Jeremias. Kapitulo 5, versikulo 26. Kapitulo 5, versikulo 26. Bingon ng atong Ginoo, daghan daotan sa akong katauhan. So sabi ng ating Panginoon, maraming mga makasalanan sa aking mga tao. Kinsa ang katauhan sa Dios kanang daghan daotan. Sino daw ang mga tunay na alagad ng Dios? Yung maraming mga makasalanan. Bakit? Dahil ang tunay na simbahan, dagdagan natin, ang tunay na simbahan ay parang hospital ito sa mga kaluluwa na may sakit. Okay. Tuloy natin mga kapatid. Palakpakan nato ang mga skeptic. Ito ang pinutol niya. Ito na, Mr. Canonigo. Palakpakan natin ang mga CFD. Lasinggero!
lapakan nato ang mga si FD ng mananapaw. Yung mga babaero na si FD. Nakatabang kamo sa pagproiba. Nakatulong kayo sa pagpatunay. Simbahana mong tinukod sa atong ginoso. Nakatulong kayo sa pagpatunay na ang iglesyang ito ay tatag ng ating Panginoon Hesus Kristo. Apan pagbago na in town. Ngunit magbago na kayo. Maula mo sa mga pastor ngania sa atong simbahan. Mahiya naman kayo sa mga pastor na nandito na ngayon sa ating simbahan. Ito ang bahagi sa pinagchap-chap ni Mr. Canonigo. Naisipan mo ba yun, Mr. Canonigo? Nasa pamumotol mo ng bidyong ito ay mabuking ka? Kaya, di naman natin kalaban si Mr. Canonigo, mga kapalit. Atin lang tinatalakay dahil alam nyo naman na ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, ay magmukhang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Balikan natin yung pamumutol niya kay Father Darwin, ha? Say kalainan sa pastor o sa pare. Sa tunay na pastor ng Diyos kumpara sa mga pare sa simbahang katoliko. Pero bago ang lahat, mga kaibigan, panoorin muna natin. Nasagot na natin ito, mga kapatid. Sa mga tao, sa mga pobreng mamamayan, sa mga pobreng katoliko, habang sila ay humihingi ng hingi sa kanilang mga miyembro. Meron pa, mga kaibigan. Ang tanong, kayo ba mga pastor sa sulpot na sikta na tatag lamang ng tao? Hindi ba kayo humihingi-hingi ng mga miyembro lalo na ng 10%? Kaya dahil 10%, ano po ba ang mangyari? Yung tinatawag na PBME. Ano po yung PBME? Ang PBME sa Cebuano, PBME. Pastor Borot, membro alaot. Tuloy natin. Ang mga pari ay sumasamba, nanalangin, nagpipray sa mga ribulto. Ayan. Pag ang pastor ay mabubuking sa ribulto, kumakapit. Okay. Pag ang pastor ay maiipit sa ribulto ay kumakapit. Tanong. Kung lahat na mga imahen ay ipinagbabawal ng Diyos, lahat ay Diyos-Diyosan, ang tanong, Mr. Canonigo, bakit ang Diyos nag-utos na maggawa ng monumento sa loob mismo ng kaniyang templo? Saan yan mabasa? Ito, basahin natin, mga kapatid. Sa Isaiah 56:5, then I will set up a monument in the area of my temple. Their names will be written on it. That will be better for them than having sons and daughters. I will set up a monument in the area of my temple. Hindi lang yan. Kung lahat na imahe ay Diyos-Diyosan, bakit ang Diyos nag-utos kay Moises sa Exodo Kapitulo 25:19-22 na maggawa ng larawan ng dalawang kerubin, monumento, ribulto ng kerubin, gawin ito sa ginto? At hindi lang yan. Ang palusot kasi ng mga pastor dito, mga kapatid, boy, si Moises lang ang inutosan. Yes, kung si Moises ang inutosan, Mr. Canonigo, bakit mabasa natin sa ikalawang mga Kronika Kapitulo 3, versikulo 10, na ito ang mabasa natin, mga kapatid. Nagpagawa siya ng dalawang ribultong kerubin na yari sa kahoy sa loob ng dakong kabanal-banalan. Binalot din ito ng ginto. Ano daw? Sa ibang salin, sa banal na bahagi ng bahay, nagpagawa siya ng dalawang gintong kerubin. Wala naman tayong utos mabasa na sa kabanal-banalang bahagi ng bahay ay magpagawa ng dalawang larawang kerubin. Pero ito ang palatandaan na hindi para
lahat ng mga larawan ay Diyos-Diyosan. Sabi ni Mr. Canonigo dito, di po ba yung mga larawan hinahalikan ninyo? Excuse me po, Mr. Canonigo. Pag hinahalikan ba ang larawan, ibig sabihin, pag Diyos na ba yan? Excuse me po, ang paghalik ay pagpapakita iyan ng pagmamahal. Hindi mismo doon sa literal na rebulto, kundi doon mismo sa representa ng larawang iyon. Hindi din ito pagsamba kung hinalikan na, hindi yan nangangahulugan pagsamba. Wala sa Biblia na paghalik ay katumbas pagsamba na. Bagko sa Biblia, research naman, pag may time, may pangyayari na ang mga tao ay hinahalikan. Si San Pablo, saan yan mabasa? Tignan mo, New International Version, kahit sa anumang salin. Acts chapter 20 verses 31 at 37. Di po ba mabasa natin? When Paul had finished speaking, he knelt down with all of them and prayed. They all wept as they embraced and kissed him. Ano daw? Hinalikan nila si San Pablo. E ang tanong, sinasamba na ba nila bilang Diyos si San Pablo dahil hinalikan ito? Kaya isip-isip naman pag may time. Bago kayo magawa ng content, isipin naman ninyo, Pastor Canonido, go. Di kaya ako mabuking nito sa aking pamumotol. Di naman natin kalaban sila, mga kapatid. Pero sinagot lang natin dahil alam nyo naman, ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, ay magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay hanggang sa muli. Itong inyong lingkod, Brad Windel Talibong. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancti. Sicut erat in principio et nunc in semper in saecula saeculorum. Amen. In nomine Patri, Filii et Spiritus Sancti. Amen. Hindi po natin layunin na saktan ang damdamin sa ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya. Pero kung nasaktan man kayo, umingi ko ng sorry. Sorry kung nasaktan man kayo. Pero tiisin ninyo. Tulad sa isang sugat, gagamutin ito ng magaling na mabisang gamot, maramdaman ninyo ang hapdi ng sugat. Ngunit sa likod niyan ay may kagalingan. Maraming salamat po! Hanggang sa muli. To make his message known, he's our responsibility.